Hello, hello, mga ka-easy cooking and baking. Welcome again to my channel. Ngayon ay magluluto ako ng version ko ng pork estopado. Pero bago tayo mag-start, konting trivia muna tayo. Ang estofado ay nagmula sa Spanish word na estofar, which means nilaga o pinalambot sa kawali or stew. Merong mga hanay ng Spanish estofado dish, pero ang Filipino adaptation ay hango sa traditional Spanish cooking method. Merong ilang mga variation ng estofado dito sa Pilipinas, depende kung saang lugar ka nandun. At ngayon ay umpisahan natin ang procedure sa paggawa ng estofado. Lagyan ng toyo, suka at bawang ang karne at imarinate ito at least 1 hour. Or mas maganda kung overnight itong imamarinate kasi mas magiging malasa yung karne kung sa magdamag siya imamarinate. Habang minamarinate ang karne, pipirituhin ko naman ang saging na saba, in-slice siya into 2. Ganon din ang patatas. Pwede nyo rin haluan ng carrots kung gusto nyo. Actually, yung original recipe nito ay meron talaga siyang carrots. Ang list ng ingredients po ng recipe ko na ito ay ilalagay ko po sa description sa baba ng video. Kung kayo po ay bago pa lang sa channel ko, huwag nyo pong kalilimutan mag-subscribe at pakiclick na rin po ang notification bell. Click all po para lahat ng mga video o mga a-upload ko pa pong video ay ma-update po kayo. After ma-marinate ang pork, iprito na natin ang pork sa konting mantika. Medyo ika-caramelize lang natin siya magkabilang side dun sa juice na ilalabas niya. Kasi yun ang magbibigay ng sarap sa kanya. Hindi natin po kailangan lutuin kasi kukunat yung pork. Ipritohin lang siya ng half. Like and comment na rin po sa comment section sa baba kung meron po kayong mga tanong o kung meron pa po kayong gustong i-request na mga bagay-bagay, kung anong lulutuin, kung anong regarding po sa kitchen, eh pwede po ako magbigay sa inyo ng advice o ng tips. Kapag naprito na lahat ng pork, ilagay na lahat yung mga naunang niluto para mas mag-caramelize pa lalo siya. Nang tapos maprito ang baboy, yung pinagmarinadan, lagyan ng 1 cup ng water at hilog dito. Sunod na ilagay ay ang tomato paste. Haluin ito para pumantay ang lasa ng tomato paste sauce. Kapag nalusaw na ang lahat ng tomato paste at sa tingin nyo wala nang nakakapit na tomato paste sa karne, pwede na itong takpan at antayin kumulo. Pagkakulo, lagyan na ito ng laurel, paminta at timplahan rin ng asukal. Muli itong takpan at lutuin sa mahinang apoy ng 30 hanggang 40 minuto, depende sa kapal ng pagkaka-slice nyo. After 30 minutes, ayan, at malambot na yung karne, sunod na natin ilagay ang hotdog. Actually, ang inilalagay talaga rito ay chorizo. Pero wala kasi akong available sa kitchen, kaya hotdog yung naisipan ko ilagay.
tapang muli at lutuin ng mga another 5 to 10 minutes. After another 10 minutes, ayan at halos maubos na yung sauce natin. Pero luto na ang ating hotdog. Pwede na nating idagdag yung half ng pinirito natin ng saging at half rin na pinirito natin na patatas para humalo siya. Yung another half, itatapping naman natin sa pa-plating naman natin. Okay na itong ganitong luto. Pwede nyo tikman kung kulang sa salt. Pwede nyo dagdagan ng konting salt. Pero kung gusto nyo mas masos, pwede nyo dagdagan ng another 1 cup o half cup ng water. And last, ilalagay naman ang bell pepper. Ayan, at luto na ang ating pork estofado. At pwede na natin itong i-plating. Until my next video, thank you for watching. Bye-bye!